sa nalalapit na pre-draft workout ni Kai Soto sa 12 NBA teams, mas tumataas ang posibilidad na mapili siya sa paparating na draft, lalo na't matagal na pala siyang sinusubaybayan ng senior amateur scout at players ng isa sa mga rebuilding teams sa liga. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Patuloy pa rin sa pag-eensayo ang ating Pinoy Wonder Kid sa The Skills Factory at kamakailan lang ay nakasabay niya sa training ang third year guard ng OKC Thunder na si Tio Maledon. Isa si Maledon sa mga young pieces sa rebuild ng Thunder at nag-average ng 7 points and 2 assists in 51 games ngayong season. Si OKC forward Darius Bazley ay nakasubaybay rin sa ating prospect. Pina-follow niya si Kai sa Instagram at minsan na rin silang nagkasabay sa workouts. Hindi lang yan, dahil pati senior amateur scout ng OKC na si Brandon Miller ay nakasunod din kay Kai sa social media. At malamang, sinusundan na rin ng batikang scout ang progress ng ating kababayan. Isa si Brandon Miller mga idol sa mga magaling kumilatis ng prospect sa NBA pagkat siya ang nagrekomenda sa OKC na kunin ang undrafted guard na si Lu Dort, who turned out to be one of the best defensive specialists in the league right now. Apat ang hawak na pick ng Thunder sa 2022 draft. At kung i-co-connect the dots natin, mula sa pagsubaybay ng senior scout ng team, pagiging acquaintance sa mga key pieces ng rebuild, hanggang sa pagiging bahagi ni fellow Adelaide 36er Josh Giddey sa decision making ng management, malaki ang posibilidad na gamitin ng Thunder ang isa sa kanilang picks sa ating Wonder Boy. Inaasahan ko na kapag available pa, maaaring kunin si Kai sa 30th o 34th pick ng koponan. Paalala lang mga idol, while this cannot predict the future, base sa mga nangyayari ngayon, Kai Soto to OKC is really a possibility, maliit man yan o malaki. Kasalukuyang may tatlong centers ang Thunder ngayon at kung sakaling kunin nila si Kai, mananatili siya bilang isang project big man and most likely he will spend half of the season developing in the G League. Kaya kayo mga idol, sa tingin nyo bagay ba si Kai Soto sa OKC? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.